Tiyungan si Barzaga sa bisa ng arrest warrant na inilabas noong pang August 6, 2018 ng isang korte sa Cabanatuan City dahil sa 3 counts ng cyber libel. Sa naturang pag-aresto ay natanong Tiyungan si Barzaga sa Tiyungan ipaninira niya ka Manila City Mayor Esco Moreno at sa iba pang politiko na may balak tumakbo sa darating na 2022 national election. Dito ay binunyag ni Barzaga na may nag-utos sa kanya at tila inilaglag ang mga kaibigan at tinawagan pa niya ito para patunayan sa mga pulis. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan na tila sinasabi nila na tila di umuri masusubok nga daw ang katapatan ng isang tao kung ito ay nasa alanganin na at nasa gitna na ng kagipitan. At isa na nga sa halimbawa nito ay ang kaso ni Barzaga na wala di umunong kagatol-gatol na ikinanta ang mga kasamahan nito. Ayon nga sa nakalap nating balita ay di umunoy pinatatahimik na nga daw di umano ang mga DDS vloggers sa pamamagitan ng pagsampa ng kasong libel sa mga ito. Pero ang mga kritiko ng Administrasyong Duterte, lalong-lalo na kapangulong Rodrigo Roa Duterte mismo, ay malayang nagagawa nito ang paninira sa administrasyon, lalong-lalo na kang Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Subalit sila pa nga ay may ganang sumigaw ng kalayaan sa pamamahayag o freedom of speech. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan na tila sinasabi nila na sobrang unfair nga daw sa mundo kasi nga kung sino yung naninira sa kasalukuyang administrasyon, lalong-lalo na kang Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ay siya pa di umano'y malaya at hindi iniinitan ng mga pulisya. Ngunit kung sino naman daw ang nagtatanggol sa pamahalaan, lalong-lalo na kang Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ay siya pa di umano ang pinapa-aresto ng pulisya na tila pinipigilan nila ito. At siguro di umano'y mapabagsak nila ang kasalukuyang administrasyon. Kung bago pa lang kayo sa channel na to, huwag kalimutang i-hit na subscribe and notification bell para maging updated kayo sa susunod pa mga videos na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, sabay-sabay natin panoorin ang full video ni Niño Barzaga kung saan ay kanya nga ang kinanta ang lahat-lahat lalo na sa rason kung bakit siya ay inaresto ng kapulisan. Narito ang full video. Sandali nga madala sa police station. Huwag ka magalala, wala naman walang Todd, kilala mo ako. Ako yung kausap ko na ito na lang karapatan mo muna. Karapatan mo, kung ka ng abogado, lahat ng sasabihin mo pwede namin gamitin laban sa'yo. Kung wala kang abogado, ang gobyerno magbibigay sa'yo. Yeah, okay. Thank you, brother. Yes, sir. Hindi, okay lang. Yung sinabi mo kanina, na, kung kay Mayor Isko, ano sabi mo? Ako, hindi naman ako taga Maynila. Hindi naman ako nakakasama niya. Nag-meet kami ni Mayor. Una, yung flag ceremony. Hindi, kaya nga, ginawa mo yun kasi hindi nang sulsul sa'yo. Opo. Hindi kasi personal. At yung nagbigay ng sulsul na yun, taga doon, si Daniel. Ayun. Duplesa. Yeah. Sige naman, may conversation naman kami. Sige. Sino-sino pa yung mga gusto niya sirain sa'yo? Hindi, yun lang, Isko. Saka sino pa? Mayroon kang pinakita sa akin na pinapicturean. Ay, kay Manny Pacquiao. Sa PDP Laban yun. Sige. PDP Laban, nagalit-galit siya kay Ron Monsayat. Sige. Yun. Basta ito, diretsahan tayo. Lahat to, ikaw may gusto ha. Yes, sir. Okay, hindi kami ha. Sige. Hindi ka namin tinuturuan dito. Kaya gusto mo nang maayos lahat. So sabihin mo muna kung sino yung tatawagan mo. Si Daniel. Ayan. Okay, sige. Yan ang lahat. Ay, Mars! Mars, ganyan mo ako padadalahan nung ano, nung mga tarpaulin. Maganda yun. Sige, nasabi ko si Sir Oliver Mars. Oo. Uy, kagabi, napanood mo ba yung live ni Kuya Banat Bay? Hindi, Mars. Ang program principal. Oo, ang topic niya kagabi, Robredo Moreno. Ano ang bago kay Isko? Meron kang ano, para awayin ko? Bukas yata matali siya. Bukas ma... Ay, meron siyang bagong post na yun. Tinatanong siya kung si Mayor Sara nga, parang malakas pang ano. Ang sabi niya, tao pa rin daw ang magdedesisyon. Parang mga ganun na naman yung statement. Pero bigyan mo ako ng ano. Kasi minsan, kulang naman yung binibigay mong binabasa ko eh. Binibigay rin daw ulit. Oo. Ha? Sa capital letter mo, ha? Capital letter mo. Oo, sige, Mars. Oh, sige, Mars. Ingat, ingat, Mars. Oo, ingat, Mars. Ingat, oh. Sige, Mars. Alam mo, Mayor Isko, ito ah, seryosohan tayo. Para ka din si Manny Pacquiao. Pero mamaya na yung Manny Pacquiao. Mamaya na. Alam mo, Isko, unang-una,
wangka ni Mayor Alfredo Slim. Sumanalangit na huwang kaluluwa ni General Dan, ni General Alfredo Lim. At ni General Danny Lim. Sumanalangit pareho na huwang mga kaluluwa. Mababait yan mga official na yan. Tinulungan ka ni Mayor Alfredo Lim para maging politiko. Ha? Anong ginawa mo? Winalanghiya mo yung mama. Ha? Ginago mo. Di ba? Winalanghiya mo yung mama. Doon pa lang. Medyo okay yung pagganawa mo kay Mayor Lim. Medyo pinalagpas yun. Di ba? Pangalawa, kinupkup ka ni Mayor Lito Atienza. Di ba? Kinupkup ka. Anong ginawa mo kay Mayor Lito Atienza na ngayon ay congressman? Ha? Anong ginawa mo? Winalanghiya mo rin. Ginago mo. Ha? Pagkatapos mong pakinabangan, ha? Okay na yun. Pangatlo, kay Mayor Erap, na parehos din kayong trapo. Ha? Ginago mo rin yung mama. Ha? Ha? Winalanghiya mo, binalasubas mo. Ngayon, 2016, I remember to my memory. Ha? English yun. Ha? Hindi ako nag-aral sa Harvard. ISKO. Ha? Hindi ako nag-aral. Ha? Ha? Hindi ako nag-aral sa Harvard. But, hindi ako kasing gago na isang oportunistang kagaya mo. Ha? Tinulungan ka na ERAP, dinidevelop ka na ERAP, pero ginago mo yung mama. Dahil pares din naman kayong gago. Ha? Ngayon, naaalala ko 2016, kumandidato kang senador. Ha? Under sa team ni Grace Po at ni dating senator Francis Escudero. Ah, tumakbo ka, senador. Nangarap ka. Natalo ka sa pagka-senador. Ngayon, nung natalo ka sa pagkakandidato mo, dahil wala kang pwesto sa gobyerno, ha? Lumuhod-luhod ka kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ha? Humingi ka ng trabaho, humingi ka ng pwesto, binigyan ka ng administrasyon na to. Ha? Kahit alam ng Pangulo na ikaw ay isang oportunista, ahas, mahilig kang malaksak sa talikod. Ganyan ka ka-traidor. Ha? Pero ngayon, anong ginagawa mo? Ha? Una pa lang ng pagdideklara ng mga supporter ni Mayor Sara, ano ang bakbak mo? Mas nagkalat pa ang mga tarpulin ni Mayor Sara kaysa sa mga baksin sa Maynila. Doon tayo nag-away, Yorme. Ha? Ganyan ka kagago. Ha? Anong kinalaman ng baksin sa tarpulin ni Sara sa dating mga pasaring mo? Ha? Anong kinalaman doon? Ngayon, lantara na mas marami nang nananawagan. Bakit? Hindi mo matanggap, Yorme? Dahil popular ka sa social media? Ha? Yun ang pinangangalantakan mo? Sikat ka sa Facebook? Sa mga drama mong Facebook Live? Ha? Dahil maraming nanonood sa Facebook Live mo pag mabuminabakbakan ka? Ang akala mo sa sarili mo, popular ka na? Akala mo magagamit mo na ang pagsosocial media para sa karir mo? Putang ina naman, Yorme. At yun nga mga kababayan, ano na ang masasabi nyo? Kung kayo ang tatanungin, ano na ang masasabi nyo sa naging balitang ito kung saan ay kinanta na nga ni Ninyo Barzaga ang kanyang malaking revelasyon patungkol sa rason kung bakit di mo na siya inakulong? Please comment down below, pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, please don't forget to click like and share na din para mas marami pang makaalam sa makabuluhang video ito. Tuwang nakakagulat, para ngayon sa mundo ng social media, ang di umano ay kilalang vlogger at taga-suporta ng Administrasyong Duterte ang di umano ay inaresto sa Baguio City nitong Merkules. Ayon sa nakalap natin balita ay kinilala ang nasabing vlogger na si Ninyo Barzaga, 43 years old, na wanted di umano sa